for all rise, for stand up, as we call on the name of the Lord. Over Jesus Christ. Vanity, 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 v
of you. Where he lands us from here again. Says, when those things presents among you, be warm that the coming of the Lord is near. So brothers and friends, be warm with this matter. Because we don't know that in the midnight or this night, the Lord will come back. How can we meet Him? Are we prepared or not? We ask ourselves how many times. And put some consideration between our hearts. Lord, if you comes back, this afternoon, really this time, are we ready to face the Lord? Because in the Bible, it seems there is a great videotape in the whole world. Then all your deeds had already recorded. Then when the Lord comes back, He judges us according to what we, according to all have we done. Therefore, brothers and friends, as a servant of the Lord, we must be a lovers of men. We should preach the gospel into all the inhabited earth, that all the people receive the life of God. Then the end has come. Last one that I want to share to you, as a Christian, we must be clear about the Bible. Because the Bible, in ancient times, the Bible are written only in two languages, which is Hebrews and Greeks. So our Bible is not the same. You in Christian groups and we in the Lord's Recovery, our Bible is not the same, right? And therefore, we must be researchful. If you want to study the Bible carefully, then you must search on the internet. Because everything... every information that we want are in the internet. Then if the what you must do is just to research. And then if you want to study our Bible in the Lord's Recovery, just visit GBPI page. And also, there are many groups that you found on Facebook that related to the Lord's Recovery. Then lastly, as what I've said, this... message is not focused on gospel, but it is focused on comforts and appreciations or sympathy to the families of Sister Rebecca's both sides, her mother and her fathers. So, again, we humbly acknowledge your presence. Even Sister Rebecca is not here now, but still, you love. Kay Lola, o Sedza. Sedza.
pa mga Dayag family. Dayag ka. Sakit man tuod pero mapilitan ta og dawat tungod kay mo nahisulat kini ang nahitabot. It is hard for us to accept that even we like it or not. We force, we being forced to accept because it is written. It's really happened. So, nahisulat na nga walay magpabili ni ini nga kalibutan. It is written that no one can remain. I want to thank God. So, ingon sa usab sa pamilya sa mga Rodriguez. Also to families, to Rodriguez family. Nakita sa Ginoo unsa ka sakit, kalisod, pag-antos, mao nga nainani na ang resulta. God saw how hard and pain the suffering of Rebecca resulted in this situation. So, ako wala ko ilaing masulti kundili ang pagpasalamat sa ilang pamilya sa sulod pila katuloy sa ilang pag-atiman sa ato ang pamilya. Me, myself, I don't say a lot, but it is a word of thanks to their families that they take care of. They take care of our beloved Rebecca when he suffered in her disease in America. Sa dito pa sa Rebecca sa ilaha sa US daghan sa mga daghan mig mga conversation na sakit pero wala tay mahimo mangguro ginya na ko nga kanang ayaw kabalaka sa mukurag na balaka sa samua pero ginya na ko siya ayaw kabalaka sa samua kay kabalo mi ko asa ka padulon while Rebecca still in US. We have a lot of hard conversation, but she's something worried about us here in the Philippines. So I said to her that she didn't need to worry about us. Why I invite Christians or Christian in the Lord's Recovery to render a memorial service on the yung husband na
makaka-cope up po siya karon sa sorrow. Kay mas lalong siya ang nakakita o nakasaksi kung unsa ang struggle ni Miss Bika while she is sick. But as of now, thank you sa tanan nga mga pamilya, nga ania, and I know God has prepared for us something good for us, even the loss of Miss Bika. And she will always be our inspiration. She will always be our guide how to take good care of ourselves, how to take good care of our family, how to take good care of each and everyone. Because life is mayintang short, but maging long siya pag nindot ang atong relasyon sa atong matag-usa ka pamilya. So with that, thank you so much everyone. And to Sir Ronnie, the husband of Miss Bika, our deepest sympathy and our prayers that the comfort of the Lord will always hug you, will always be with you, and you can always remember the best time that Miss Bika and the family are together. So dito na lang ta mo gunit sa tanan. At isang atong gunitan, ang pagmahal o pangpangga ni Miss Bika kanatong tanan. Let's continue the life that Miss Bika has imparted us and inspired us all throughout the years na naapa siya din sa ibabaw sa kalibutan. Thank you ug maayong hapon sa tanan from the bottom of my heart and the rest of the members of the Municipal Local Government Unit in behalf of our Municipal Mayor, the Honorable Salway Sumbo Jr. and the rest of my companion in the 16th Sangguniang Bayan, our deepest sympathy for the loss of Miss Bika and our inspiration as a young lady who is always with his faith, with his strong belief in God and our inspiration forever. Thank you and good afternoon sa ating kanan. Pew Flabby di Kalbo, dua kami pa. Thank you very much. Actually, we didn't expect that our beloved Municipal Vice Mayor is visited us here. And I already surprised that my uncle Robert is has become a youth leader, and I didn't even know that. So I thought that my uncle Robert is well known, but I didn't know it. So thank you for your wonderful message, encouragement and aspiration, and thank you for telling us that my Auntie Rebecca is one of our motivation, one that gave us inspiration and also encouragement that we who are his families and relatives, loved ones and friends, we have the same fighting spirit that she had. But, whatever situation we may face and the kind of obstacles that comes on our way, we should fight and believe on our way. So basig na pa'y if there's still someone who gave her a statement, you're welcome and you're willing also to listen. Pastor, our pastor. The last job, you know, the lobby. That is for the money. 2017 especially to the Rodriguez family. My deepest condolences to all of you. Thank you for your love for Auntie Rebecca. Siyempre, nakita nato, no? Kung unsa nila ka gihigugma si Auntie Bibi dito. Ako, kami ni Auntie Manggut. Na-remember na ko sa una, dali pa siya, wala pa siya nag-miyo. Dalaga pa siya, nakastay na siya kay Mamang. High school siya. O, nakapuyo na siya kay Mamang. Then, anak, katulang nga time nga nagkauban mi. O, iya kong
iya, alagaan ko niya sa hay, anak. So, dali lang to siya nga time. Then, sa punumulo ko, nabalitaan ko na lang na nag-menu siya with Uncle Ronnie. So, kung ano, bisag na siya sa US. Namagoy uban, naana sa gawas, nga, pero, dili na kaila sa ilangang kuan. Dili na kaila ba? Andere sa kuan, ma'am. Pero, si Auntie Bibing, naa siya dito, pero ang iyahang isip, permente, is dere. Iyahang pamilya. Naami mga conversation ni Auntie Bibing, nga, usahay, makalip, karang dugay na nga, dili may magkakuan. Siya'y una magkalit og chat, labi na karang na ako ipost, mag-comment na siya, karang mag-myday ko, mag-message day na siya. So, kung magadili siya pareha sa uban ba nga porket naa na dito sa layo kalim kuana naa na siya sa taas ana dili nga na na remember na ko 2014 uli siya dire ana siya nga dalan ta kag kuan kay gina appreciate man ako na kay na siya salon sa una oh thank you kan Lagwanta, lumaw na yung isipasun. Ikahintang. Ana. Kulan eh. Ana. Last, lagay yung gusto lang dito. Ana. Ito pala, gara dito kita eh. Dilolo Luberto Bibing. Makimon Jansing. Yung on Bibing, kalimauti. Loh, ngon Berto, lolo Luberto. Okay. Bibing talariuman. Tuon mo ni to dito kita eh. Nukulas man, gumo mo ni Jerome. Gumo mo ni, sana, mo ni Ismay Kulun na edi kusulam. Ikas ko lang ikawas. Tungod. Luni gumaligya. Amla nanok. Siguro ko ni kaklinga yurun mo. Amla nanok, kabaligya. No, ikas ko lang mo ni kawas. Tuon ko yan, anak. Kalaman ko ah. Anak, gumawa mo ni magsabot, kurit mo ni biye, dati kagaf ko haye, kung naaba sa kayahay, huwag naaba sa kalisod. Anak, so talagi yun. Nawot to kalbong mahitabo. Bibingan ay dito kita ye, yando mahitabo di familia dayan, wapay mahitabo. Familia lamingo, wapay mahitabo. Italpuli na ni, ya gumito mini, talpuli ni politiko. Lulati ko kaboy lando mon lungun din ini lando ton to jan ini igumitu mani ku mon milahi politiku maka susubu di familia mon dayag asta mon lamingo kalbong dan familia de tingo de tagete pina kasakit tamdu mon gaslo ko ni kay ngano man loto pistulon dini dawan ko ibawo halit tagete kaboy lando mon daon tulungon din. Kuni hitabo. Kamoy Biblia falanban, dawatun yun dato ang kanang mahitabo. Misa takagatlalo tulo. So, dirog, salato kubyuta, mo na darudo kita yan, ha? Loye pa abo. Kalululwag dag tago. Goh ko mon berto. Ang yung kumon di familia daya. Lego baghang yung di pamilya lamingo. Dapat ito stulon gato di kugo. Ito fulong stulon. Ha? Pala to sabot. Stulon gato di kugo. Ito mon fulong stulon. Pas ito la fulong stulon. Amdao ni nanggo mo stulon di kugo. Lamayo. Gato di kuberto. Kunoy stulon di kuberto. Amdao ni. Kinanglan stulon di kuberto. Ito to fulong stulon. Ito to kustulon nun kalinaw. Ito to kunun kastulon nun kasaglabat. Kuida to to mon gabiyo, palihog. Hala gumani ko mo, nanggo mo stulon di kuberto. Mon sa klaro to. Ana. Do sitwasyon mo na lugaho ni kuberto dito gito ye. Lagaro. Ana, lurog mo ni kuberto. Ana. Kula to ulog yun, ila to ulog man sana. Masaglabat. Ana. Ito to ang kuberto, gitanong skulam, mamam dito gito. Ana, dawaton jud nat kong tanan. Duyan san mo ni manap niyo. So, dinog, dito, Bibing,
Man ko happy dila da pamilya Dayag, labi na sa pamilya side sa akong banaw, pamilya food side sa akong gangang babae no. Salamat kayo sa pagkituyog tanam mo nga kabalugod mi nga kabalo mo nga naagil mi sa sitwasyon sa kaguol sa akong bayaw nga namatay siya nga tuwa sa layo. Sakit kayo sa mong buot. Nag-celebrate mi. Nakita nyo na to. Picture lang ang nas atong atubangan, no? Nag-celebrate po sila dito. Nga apura po ang gibutang sa ilang simbahan. Siguro sa 8 years nga nag-suffer ang akuang sister-in-law sa iyang stage 4 nga cancer. Goal kayo kung nawala ang ako ang sister-in-law. Luya, I remember go. Luya, I remember go, defy go. Ang duha na mo ka anak ni Berto sa wapa ko ng anak kay David. Grabing gasto sa akong bayaw. Ang tod niya namatay ang ako ang sister-in-law sa sobra. Grabe na kayo sa iyang sakit. Nagpaabot. Gawa mi niya bigla sa pag-istorya. Wa siya nagkikon nga mao ni ako ang sitwasyon dire. The time nga mag-video call ang ako ang bayaw. Halos gasayaw-sayaw siya, di siya gusto nga mag-uol mi. Pero the last nga na-confine siya, nga giulit siya sa ospital. Bisag duya kayo akong bayaw, nagyapon siya, nag... nag-interter sa iyang bana. Nagaluto, nag-prepare sa iyang pagkaon. Napakita niya kay Kuya Rone. Kung siya niya kapangga si Kuya Rone. Bulumlungat do di ospital. Naasya. The last nga do si Bibing di ospital. August 3, 1, or na-confine siya, ang giuli-uli. Sa lang may gara ito aron sitwasyonan, nga tanda pag-asan. Murag August 10 or 7, nga nag-chat sa iyang manghod na wa na ko'y pag-asan. Pagmuliking balik ang agianan sa huwang pagkaon. As a brother, siyempre lagdawat Berto ngayon ato ang message sa iyahang igsuon. No, bisan si Kinsa. Bili na tumadawat, tumugtat at tumigsuon. Na wala na siya ipag-asa kaya agyanan sa iyang pagkaon, liking. Nag-reply ang iyang manghog, ano man na, anong nisurrender ang doktor? Berto, anong masukuman ka ni surrender ang doktor? No, ana siya. I don't know kung kanus ako kwaon sa Ginoo. Wapa ko kabalo kung kanus niya. Baweo na akong kinabuhi. Doon na to, nagingon si kuya ninyo. Samtang kusgan pa ka pag-chat dito sa mong pamilya sa Pilipinas. Kay basig masyak sila kung mawala ka. Dito, nag-chat siya, mao na to. Pagliking sampulik na on, buta na pag-asag. Nag-chat sa sakwa, pag-open ako sa akong messenger. Day, sabi na ko, last 3 days ago, last na akong kinabuhi. Nag-like ang ako ang pagkaon. Doon na to, mahilak yun ko, kahit na nga, no. Bisag masakit to, na kung bayaw. Naangi ang kaluluwa ka dungog. Never ko nagapangayo kwarta sa akong bayaw. Pero grabing issue sa kuwaga panghilan ko sa akong bayaw. Panghilan ko sa akong bayaw. Pero nagpasalamat ko sa akong bayaw. Luyo sa iyang kaluyangan nagsakit siya. Nagihapon siya, naghahatag sa mga bata. Te, stop ang imong support sa duha na hukanak. Te, tama na, din na ako kaya. Focus ka sa imong sarili, te. Day, pasagdi ko kung unsa akong ihatag sa akong mga pagumangkon. Kabalo ko day, pag mawala ko day, mananwa na yung ihatag sa akong mga pagumangkon. Anak ko tayo, paging anak, te. Kabalo yun ang tanan nga lang yung relasyon may five. Pero sa time nga na-okay me, daghan po nang naghimo nga nagdaot-daot sa akwa dito sa iya. Okay ra pud ko. Pero wala gyud ko kalimot mag-ampos ako ang bayaw nga tagaan pa siya og second life nga gusto na ko makauli og makita ang duha ka buhok bata. Pero tungod kabuton na sa Ginoo nga gibawi ang iyang
hinula mo nga kinabuhi, wala may mahimo. Wala tulad lipat ko di fai ko. Remembrance mo, duha ni Berto. Ang mga kumitalumitim nga, siya ang magbuot sa pangalan sa duha ka bata. Di ko nga nig nagit go Christoph, Sean, Bob, Bert. Dili pwede, ako ang masunod. Donan daan dagit di ko nga ni David Ryan, kanunani. Inga ko nila libon, nagit go Brilliant, Sean, Bert. Laligam ikang buot, ari ang pangalan, duha. Nangamani nga ako ni nagit ni Raya Ariel. Lagang buot, man. Nandagyod lo, nanit nga ako tita. Lahirag yun ang sariling igsoon. Nga tawag ko ni mong tita. Karong nga wana akong bayaw. Nandagyod titlo, tita. Bisag sa cellphone. Sakit kayo sa kong buot. Nga makita na ko akong bayaw. Nga mugunit og stop toys. Bisag din siya katingog. Isayaw-sayaw niya ang ulo. Aron malipay ang doa kabuok nga bata. Ano yung sukat mo ito yung fahay ko? Wala na magingon dahi. Kamusta si Digong? Kamusta ang doa kabuok bata? Karoon na ako nga namatay na akong bayaw. Tanag din man Digong ma. Kamusta si nanay? Bagman, calm down. Pero nga wala na akong bayaw sakit kaya sa akong buot eh. Laglifot ko yun ka nun. Lukak daw ni Luka nga. Pinakalaglifot ko hangtod nga mga pume. Ang pangalan sa duha kabuok na bata. Hangtod sa hangtod. Dilig yun ako malimtan ang kayo sa akong bayaw sa ako ah. Mag 9 years namin ni Berto. Wag yun minagkita sa personal. Dahil manamadawat na ko kung kamatayon dahil. Basta makita lang na ko ang duha kabuok bata. Usahay tiran mandag. Ihag ang duha ka buhok bata dahil para sa kuha. Usahay magditamdok, masakitan jud ko. Pero luyaman ko. Garaid watay kalbong. Lafi dito gamtulan keng. Dita pwede mamaka. Dita pwede maghimo-himog istorya sa atong isig katao kayang Ginoo. Dili buta o dili bungol. Luya ka proud goodify ko. Mag-chat me. Kada-chat niya na ay worst dito nga pro versikulo. Kumayan ang versikulo, worst nga kamatay yun. Kabalo na judea si sayang kaimtang. Kaya ako lamating pa, gusto na ko ma-enjoy niya ang doka buhok bata. Pero laga fast may kinabuhi. Ang tungod ang Ginoo mao'y nagbuot sa to ang kinabuhi. No? Mao nang ginay mo niya dahil life is so short. Tinood judea. Tinood ang itong kinabuhi, short judea. Mana kita maghigugmaay kita. Pero apan nga nung dilema na to, mahimo ang gugma. Nga nung gubot man kayo. Asa ang gugma? Giuna na to ang kagubot. Ang gugma na ulahi, ang kagubot na una. Mana ang impact. Nga. Pero baka ko to bless the fire, guy. Bless kayo ko. Lagaray na to, dati sitwasyon. Gidaot ko kay Kuya Ronnie. Gidaot po ko sa akong bayaw. Pero I'm never give up. Always ko nag-aampo sa Ginoo. Gabalo ko ang Ginoo may makatabang sa kuwa. Garay duwata, kutmulan ka keng. Garay duwata, rikarbong nimo. Paano ko lang matula ko? Luya manifoy ko. Tabnad, kaya kara report na to. Ludagit. Loroxan. Sige, mangguti. Nanggugive up la, bante. Mangumaluoy ka sa mga bata. Dili na kaya dahil. Ineglect sa agyanan sa akong pagkaon. Wala na gud ko mahimo. Halos siguro, kalbang siguro pa rin tin, gutsatan. Nga nananghit na gud siya. Nga dawaton na lang ang iyang kamatayon. Surrendery doktor, garayo to guti blast ni Fago kay ngano. The time nga niuli siya, wapa siya gisurrender sa Ginoo. Kay ngano, gitagaan pa siya oras na makakontak dire sa iyang pamilya dire sa Pilipinas. Gipaliwanag ang iyang sitwasyon dito ah, kung unsa siya, no? Banla fight wa ta pilodo. Dito naman ni declare ang iyang doktor nga wa nay mahimo. The last ka confine. Go. Pero duna na to tangugo. Pasalamat ko fad Kuya Roni, dik ati manan ni Koy, go tis nga mangumati. Lamayem. Bago yun ti pasalamat ni Family Rodriguez. The time nga mag-chat mi sa akong bayaw, dahil kung mamatay ko, diri na lang yun ko sa, akong, sa kamot sa akong bana. Kabalo ko kung unsa ko niya pagpangga, kabalo ko kung unsa ko pagpangga sa side sa akong bana.
tintuman yun, no? Pero sakit tayo sa tuang buot, kaya gikremit siya. Tsaka kung didala ko dyan simbahan para sa iyang memorial service. Doon na nato, kayo so kayo, gumpa bula ka to, gumpalad abun. Balangga kayo siya ni Kuya Runenda, mahay to. Wala tayong mahay sa kamatayon, no? Wala tayong mahay sa kamatayon sa akong bayaw. Itagaan pa siya taas na kinabuhi sa Ginoo. Well, life stands for brighter na exertion. Lo sa 25 kasi ko. Dinis sa 2 stage 1, wala, matay ta, stage 2. Pero tungod sa kaayo sa Ginoo, sa kinabuhi, sa kumbayaw, giabot pa siya 8 ka tuig. Bless kaayo ta, bisag raton to the personal, video call, no? Pero tungod duwa tayo magbuot, di kinabuhi, and duwa tayo left down doon sa Bravolo College, and duwa tayo magbuot, tatanuan ni Nawan, tungod di kanto. No? Siguro ko lang kami din eh, lang mo kami Bertum, siya kami lang sa kwa. Kaya huwag tulan ko dat yun di kakton, away batin na sila maging suon. Pero dayan, nag-i-love ni Kabe lang yung suon, nagpasaylo anay silang duha, nag-i-love you. Kaya karaga kalbertunin wag boy cellphone kaya na cellphone gumalba. Alwas kalbertun straight alwod do, luya man bertun na kamdo sa manang kalakayan. Namunda mahimo. Pero kahit na to na lubidyo ko, na nagyut niya kayo sa surrender, nagyut niya yung kinapuhi. Lagumansan fule, salamat nilad family Dayag, family side nila Mingot, salamat nilad financial call, yung kung wala yun na mahimo. No, salamat dilad financial yo. Salamat usab kay Pastor Raima sa pagdecorate ug sa mga uban gay na nga nagtabang diri. Masayo dito di kusina. Ma. Naon. Di kalbong-kalbong yo dini. Ma. Salamat bisag dilad Kristohanon nga diri program nimo. Salamat, pasalamat gyud mi nga naa mo nga nakigduyog gyud mi sa amo ano. Unta yeah, man, good na bang nyo kami pray? Dili ko perfecto nga tao, bisag nagasimba, tama pastor, tama unsa, makasasala, gihapon ka. Pero apa, nang atong pag-ampo nga to sa atong buhi nga Diyos, atog yung ipadayon. Kay landa lain kam tabang gito, ludwata, naignamit ni dwata to, gato kam tabang di gito. Kay ang Ginoo, gamhanan sa tanang gamhanan, no? Luyeg yun kam tabang gito. Nang ama ni Dog, goon mayod kayo kung nawala nga ko. Jesus, my beloved for eternity. Come and listen, put your hands free. Not relying on a natural ascension. He is trusting in Christ's life, in His grace abundant life. Let Him kiss me with the kisses of His smile. Jesus of His love, Lord, I love you.
God to me. Lord, I love you, I really love you. Jesus, my beloved, for eternity. In the final states of life, bow our heads, let us pray. Lord, thank you that you are our God, a God of living, a God of the dead. Oh Lord, thank you that you became a man. Lord, thank you that you have done on the cross. Became a ransom for me. Oh Lord, thank you that you became a life-giving spirit. You make your life being available to every one of us. Oh, you are not difficult for us to receive. Oh Lord, thank you. You are really in us. Oh Lord Jesus, we love you. Lord, remember the families of Dayan, the family of Lamingo. All the families are gathering here now. And the family of Rodriguez. Lord, even Sister Rebecca is not here with us now. Oh Lord, we know that she is now in your paradise. Oh Lord Jesus, thank you for guiding her always. That even she is in America, but you always guide her to make her path straight. Oh Lord, to the family of Rodriguez, even Rebecca is not with them anymore. Shower them your boundless blessing. Oh, may your word become a light and a lamp to their feet and paths. Make all their ways prosper in all things. And to the family that are here in the Philippines, that love Rebecca and to her families, Lord, grant them your peace and joy, that they may live the life to the fullest, like our sister Rebecca had while she living here on earth. Lord, thank you for giving us someone that really motivates us, really inspires us, that despite any difficult situation, we still fight with our faith of you. Lord, we thank you that this afternoon, you grant us a holy time and an opportunity to share your life to others. Lord, we love you and given all the glory back to you. In the name of Jesus, amen. So, dirita mahuman, dili na nahuman ang atong program. Once again, isang temporary nga magkahiwalay pa. Salamat kayo sa inyong mga presensya. Colors away. I must.
must admit my world has been cold and gray. What do I do with this empty space? So, yung ano, may tatlong pelikyo pa hindi abensya. Kaya nga, abensya, may manjeke, tapos ayaw niya yun. Ibenta ni mo tong salonte? Oo, benta niya. Hindi mo ako ang benje, nag-rest naman sa benje. Oo, katinugod, katinugod eh. Babae nakabangga, ano siya, gibayaran niya, wala. Wala pa, wala pa. Pero gaya pa niya. Ay, siwan niya, oo, tigulang niya. Ay, tigulang na po. Oo, siwan. Namali siguro na, na-click niya ang kuan, acceleration, instead, ano? Siguro. Oo. Kusog siguro pag-check niya. Ay, abay niya mo, siya isulga. Siwan, oo, siwan. Okay ba? Yeah. Yeah. Yeah, she drove all the way inside to the back of the salon. Yeah, I saw the picture of Ibika post. She wanted a drive-through service. Kaya si Philip takot siya mag-drive ako, te. Kaya ako practice. Oo. Sa Pilipinas, hindi ako mag-drive. Oh, listen sa Pilipinas, kay traffic kayo, te. Nga ang jalan gagmay ka ayo. Oo. Yeah. Very okay lang. Okay lang. Na naman ko'y ano, learning. Learning. Hmm.